Kumusta? Welcome sa isa na namang video ng Boy Kaalaman. Sa panahon natin ngayon, di natin maitatanggi na parami na ng parami ang mga bakla at tomboy. At may mga bansa na naaprubahan na ang same-sex marriage. Ibig sabihin, may kalayaan na magpakasal ang mga bakla at tomboy. At sa video natin ngayon, sasagutin natin ang tanong na, bakit nga ba may bakla at tomboy? Alamin natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat! Bakit nga ba may bakla at tomboy sa mundo? Sagutin natin yan sa tulong ng Biblia. Well, ayon sa Biblia, lahat ng tao ay gawa ng Diyos. Mapabakla, tomboy, silahis o kahit ano paman. Magsisimula tayo sa isang verse sa Bible. Pakinggan niyong mabuti. Exodus 4:11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon, sino daw po ang gumawa ng lahat ng tao? Yung iba sinasabi nila na ang bakla, tomboy o lahat ng kabilang sa third party ay isa daong sumpa. Wala pong alam sa Biblia ang nagsabi nun. Ang katotohanan na kahit ikaw ay bulag man, pipi, bingi, abnormal, bakla, tomboy o kahit ano ka man, lahat tayo ay gawa ng Diyos. Ngayon, saan galing yung mga bakla at tomboy? Malinaw na malinaw, kasama din sa mga gawa ng Diyos yun. Lahat ng tao siya gumawa. He created all man. Ngayon, maliligtas ba yun? May chance bang mapunta sa langit ang bakla at tomboy? Sabi ng ibang relihiyon, wala daw kaligtasan ang bakla, tomboy at silahis. Well, mapapansin mo dito na parang sinasabi nila yung pagiging lalaki mo o ang pagiging babae ang pases mo papuntang langit. Mali po yun. Ang pases papuntang langit, hindi po ang pagiging bakla, tomboy, pagiging lalaki o babae man. Lahat ng tao, Diyos ang lumikha. Pare-pareho po ang tao, pantay-pantay lahat sa harap ng Diyos. Ang totoong pases papuntang langit ay ang pananampalataya mo kay Kristo. Hindi po yung komo lalaki ka, babae ka, ligtas ka na. At pagka ikaw ay bakla o tomboy man, hindi ka na makakapunta sa langit. Di po ganun. Basahin naman natin ang Romans 2:11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. At sa English version, for God does not show favoritism. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao o walang favoritism, ibig sabihin nito lahat ng tao gusto niyang maligtas. Basahin naman natin ang 1 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ito naman sa Tagalog, hindi mapagliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapaghinuhod sa inyo. Na hindi niya ibig sabihin na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Napakalinaw dito, hindi gusto ng Diyos na ang lahat ay mapahamak. Kahit tomboy, bakla, o kahit sino ka pa, ayaw ni Lord na kahit sino man ay mapahamak. Kaya lang naman mapapahamak ang tao kung hindi ito susunod sa Diyos. Pero kahit ano ka pang klaseng tao, pag sumunod ka sa Diyos, siguradong maliligtas ka. Tandaan niyong mabuti ang mga salitang ito na mababasa sa 1 Corinthians 6:9-11.
Ito ang sabi sa Tagalog. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang ilan sa inyo, ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaringganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kahit pala gaano ka kasamang tao, ay pwede kang maligtas. Sabi dito, yung mga liko, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Sabi ni San Pablo, kahit yung mga mangangalunya, makikiapid, nagsasababae, o nagdadamit babae, yung mga effeminate, nakikiapid sa kapwa lalaki, kahit killer ka pa, magnanakaw, etc. Ganyan ang iba sa inyo. Sabi niya dito sa Biblia. Pero may malaking pero dito. Binanal na kayo, ngunit inaringganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Napakalinaw, di ba? So may chance ang lahat ng tao na makapunta sa langit. Pag ang tao ay sumampalataya sa Diyos, sumunod sa kanyang utos at bumalik sa Diyos, kahit ano pa ang pagkatao niya, maliligtas siya. Sabi pa dito sa 1 Timothy 2:4, ito ang sabi sa Tagalog, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Napakalinaw naman, di ba? At napakadaling intindihin. Ibig ng Diyos, lahat ng tao maligtas. He wants all the people to be saved. Itao din naman po yung bakla at tomboy. Gusto lang ng Diyos na sumunod sila. Yan po ang nakasulat sa Biblia. O ano, mga idol, may natutunan ba kayo? Muli, kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat. God bless.